May oven. Crack siya mag oven. Yeah. Oven. Para magkaroon ng crackelior. Pati yung sculpture. Kasi may libro ko yan eh. Na ano, yung fikire. Ang galing ng author, detective siya, na-trace niya pati yung artist kasi ang museum, Metropolitan Museum, mayroong fake sculpture na Etruscan art. Etruscan sculpture. Putol yung kamay. Talagang makita mo na ano, talagang ano siya sa panahon, nasira siya. Duda siya, sabi na, hindi ito ang, sa panahon, hindi ito yung mga tipong sculpture na lumalabas, ano? Nag-research siya eh. Hangga sa na-trace niya saan binili, tapos na-trace pa niya saan galing yung binili at pinagbilhan, saan niya nabili naman, hangga sa na-counting siya sa artist sa Italy. In-interview niya yung artist. Sabi niya, ikaw may gawa nito. Sabi ng artist, yes sir, ako may gawa nga. Paano mo may probe? Kasi antik na antik eh. Paano mo may probe na ikaw gumawa niya? Sabi niya, sir, yung puto ng kamay, sir, kinuha niya sa box, ito yung kadugtong ng kamay. Yes, di ba? Sakto. Why throwing coffee will make it look old? Para kape? Eh, kape kasi nagpakulay. Parang meron ako ano eh. They use coffee to make it look old. Meron pa tsaa. Binigyan ako ni Abby Bros ng mapa ng Manila na kopya, Xerox kape, galing sa National Museum Library natin na ayaw ipalabas. Kaya lang lumabas dahil si Abby ang nag-request. So pinagbigyan siya. Kaya nung nagsawa siya, binigay sa akin. Ay, ang kinis, ang linis-linis ng puti. Pinuhusan ko ng kape. Ngayon, antik na antik. Nasa akin lang naman. Tapos nandun yung perman ano, ni Abby. No? Alam mo ba ang mapa ng Pilip ng Manila? 1700, 17 something hundred. Alam mo ba yung Abinida Rizal? Kanal pala yan. Ang nandun, oh, kanal. Waterway? Waterway? Parang Venice, di ba? Ngayon may mga ano, tawag ito, yung may mga kanal-kanal dyan, di ba? May mga... Abinida Rizal, may kanal. Ayun, Abinida Rizal. Nandun sa mapa. Nandun sa mapa. Kailan pa yan? Anong year? 1700. Okay. Hindi ko alam. Tapos, ang alam mong existing na site doon na ano, na mayroon na simbahan ng Santa Cruz, nandun doon. Nakalagay. Yung fountain. Yung fountain sa harap ng... Hindi, basta simbahan na sinabi. Nakalagay doon, nagsimapa, nakalagay. Santa Cruz. Spanish Times. Spanish Times, yes. At nakalagay doon, naka-indicate doon, Lita, ang paligid ng Abinida Rizal, puro palayan. Rice field. At talaga? Tapos hanggang, hanggang tundo. So, Manila pala noon, lumit sa tubig? Kanal, parang binis. Ah, ganun? Parang binis. Pero mababaw. Hindi, doon kasi sila noon ang... Para makabebe sa Pampanga. Sa business kasi noong unang panahon noon, by ang boat. Pinaka-transportasyon na, boat. Boat, bangka. Diba? Kaya noong unang panahon, mga 1400, laging tumitira ang mga tao sa tabing ilog o tabing dagat. Kasi, yun ang pinaka-highway nila. Malapit sa sahay. That means transportation. Kaya nga, nababas yung kwento eh, no? Tungkol sa Golden Salakot. Kasi yung mga ita sa Iloilo, nakatira sa tabing ilog. Nung dumating yung Jus Ray Visayas. Raha? Siri? Yung ano, sila Dato Puti. No? Siri Bisaya? Yeah. Suka yun. Galing, mayroon tayong Dato Puti. Yung dahil siya. Alam ko sa Dato Puti. Ilan tamo? Kaya nga, ang area na yan, kaya nga yung area, yung region na yan, tinatawag na Bisaya. Sa amin, Bisaya. No? Kasi galing sa Bisayas. Sa Bisayas. Sa, like,
Sri Visayas. Ah, Sri Visayas. Yeah, Sri Visayas. Kasi Sri Visayas, umalis sila sa Borneo eh. Natalo sila ng kamag-anak nila. Sila po lang. Nagkaroon ng ano, nagkaroon sila ng yung rivalry ng mga pamilya sa Borneo. No, nagkaagawan, tapos natalo. Natalo sila, kaya nagkaroon ng tao rito, sumakay sila ng boat, yung tinatawag na Balayan, Balayan. Yung barangay. Balanga. Barangay, no? Yun. Nakarating sa Visayas. Kaya may ang in-region, Visayas, kaya kami, Visayas tawag sa akin. Yan doon sa Sri Visayas. Okay? Si Dato Puti nakarating ng Iloilo. So si Dato Puti pala talang tao? Yes. Hindi si Uka ah. Ito, orientation nito, suka. Nung nakita niya na magandang sight ng mga ita, kasi tabing ilog eh. Kasi nung panahon, very precious yung tabing ilog eh. Iyan ang pinaka-highway. Main of transportation natin. Iyan ang pinaka-main of transportation talaga na. Kaya kita mo yung Pasig River noon. Yeah. Hanggang Morong yan. So ang ginawa, inoferan siya ng, na, bibilhin namin yung lupa mo, pamagitan ng Golden Salako. Ah, oh, sabi natin, alam ko na doon. Salako? Golden, gold. Really golden Salako. Ah, golden. Okay. So, may pinti pa kasi morsoro din eh. Yung pag-offer ni, ano, ni Dato Puti doon sa, ano, sa Golden Salako, okay. Sa head ng ita. So, mga ita, nasa bundok. Kaya hanggang ngayon, mga ita, nasa bundok. Bumula ka na ha? Maingit eh! Dahil doon sa... Pakita mo, maingit ka na. Yung lupa, kalupaan, kinuha nila ni yung ano, mga... Dato Puti. Sa transportation. Diba? Oh, real business eh. Real business eh. Yung mga barter, galing yung mga galing China. Masabi ni Lita, sila pula po isda. Sila pula po talaga. Galing sa galing. Hindi, lahat sa mga minuno, Jake, lahat ng minuno natin galing sa, ang pinanggalingan galing sa Borneo. Dahil, kaya nga, galing sa Sri Visayas eh. No? Sila si Humabon. No? Yeah. Si Humabon, dati ng king yan, pagdating ni Pulapo, Pulapo, na Pulapo. Kasi Pulapo yung... Siyoktong. Kasi, yan ang... Yung subject ko sa mural ko sa ano eh. De, anong history nun? Anong history niya, nanggaling si ano sa Borneo, si Lapu-Lapu. Tapos napunta sa Cebu. Okay. Tapos, nanghihingit siya ng ano, kung doon sila mag-settle sa Mandawi. Wala naman, ayaw naman, kasi marami na rin doon. Napunta sa Sabaktan. Inoffer ni ano, Lapu-Lapu yung sister niya o kasi niya. As wife of Humabon. Humabon dito na siya na ang king dyan sa Cebu. Eh ngayon, di nagsettle siya sa ano. Tapos dumating si Spaniards. Ayaw, Muslim na sila. Kaya ayaw nila yung Christian ano eh. Sino mo silang Muslim? Si ano, Lapu-Lapu. Muslim na siya. So parang baka ano siya, pero nagtago sa doon sa ano. Tausog. Nagpunta siya sa Litausog, Borneo nga eh. He's not Filipino kung tutusin. Wala pa ng Filipino. Borneo, taga Borneo. Ngayon, si Lapu-Lapu. Hindi, wala ka ng Filipino. Ayaw magpa-convince ng ano, ayaw magpa-Christian. Kaya naglaban sila ni ano. Wala pa naman Filipino nun na, di ba? Hindi sa Filipino. Wala pa Filipino. Wala pa ang Filipino. Kasi ano eh, wala pang utos si King Philip II na Filipino. Hindi, si Magellan lang yata, o si Villalobos lang yata ang pangalan nun eh. Hindi naman alam ni King Philip yun eh. No idea. Ang Pilipino, nung mabinyagan na ang island natin, na Islas de Filipinas. Sino na author? Sila si Magellan. Matpatay na si Magellan. Hindi, bago namatay. Ah. Bago namatay. Ito yung ano. Walang yung totoong ano na mga ninuno niya wala because he had to go back to Borneo because natatakot sumabon na ang Spain magdadala ng ano dito ng armada para conquer Oo, so, pati si Humabon takot si Humabon kaya pinaalis na si ano
Si Kula po. Hindi, hindi. Kasi may libro ako ni Pigapita eh. Ah, may libro ako ni Pigapita. Sino's Pigapita? Isang Italiano na chronicler. Yay, Magellan. Even sa Battle of Bactan, kasama siya. Nakita niya kung paano pinatay lahat. Ay, yung pangyayari. Kaya katunayan, sinabi na sa libro, si Pigapita may sugat ito sa pana. Tama ng pana. Kaya nung imbitahin sila ni Humabon para festival, parang farewell nagpapakain si Humabon, hindi makasama si Pigapita dahil may tama siya. Pigapita. Okay? Spanish prejudice. Mabuti din siya sumama kasi sila lahat, yung nagpunta sa Cebu, kay Humabon, lahat pinatay. Binasakir yun. Binasakir. Diba? Now, ang island kung yung sa Lapu-Lapu, yung sa Mactan, kung saan nakatira si Lapu-Lapu, kung tawagin ni Magellan, ni Pigapita, sa libro niya, sa libro niya, ang tawag niya Bulaya. Nandun nakalagay Bulaya. Ano ang meaning ng Bulaya? Now, okay, ganito nga. Okay. Sa amin, sa Cebu, lalo sa mga kabundukan, sa mga ano, hanggang mga matatanda, yung sa amin, wa, meaning wala sa Tagalog. Para waray. Yeah, waray. May laging may L. Bahay, o bay, balay. 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 May L lagi. Now, Bulaya. Ngayon, madalas namin pagpipintingan, yung isang lugar sa Mactan, Buaya. Nandyan pa hanggang ngayon. So therefore, yung lugar niyan, maaaring yun ang site ni Lapu-Lapu. Dahil sa bandang doon sa may Shangri-La, sa may unahan, makikita mo Shangri-La, no? Tabing ano, nandun ang site ng Battle of Mactan. Oh. Now, malapit lang sa Mandawi. Hindi pinalitan pangalan ngayon, hanggang ngayon? Buaya pa rin. Ito, sa ano, Kapita, sa kanyang ano, Bulaya. Lagi may in yun. Bulaya. Yeah. Ngayon, Buaya. Buaya. Sa modern, wala ng L. Pero pag pumunta ka ng mga liblib na lugar, ayun yung salita. Malay, kayo, kalayo. Lalo sa south, kalayo. So therefore, maaaring tugma, di ba? Oh. Ang kaya Pigapita. Na Limasawa? Limasawa. Kanya, bandan. Summer or Lanyam? Upper Mindanao. Dito lang sa may, ano yan, sa may bandang, yung area na summer yan. So all these people, they came from Borneo? No. Ganito yun. Saan sila galing? Ang tinolo, galing Borneo, sila si Dato Puti. Tumakas sila sa Borneo dahil natalo sila ng kamakanan pa. Okay. Sila Lapu-Lapu, yung mga yun. Mayroong sinasabi na sila Lapu-Lapu at Tausog. Okay? Nabasa ko, meron na sa akin ang compilation. What's Tausog? Isa ka? Tausog, mga tao sa Solo. Ah, Tausog. No, hindi ako naniniwala doon. Bakit kanyo? Hindi ako naniniwala na Muslim sa Lapu-Lapu. Bakit? Kapag may Muslim sa isang area, lalo kung ganun katagal, hindi pwedeng hindi maging Muslim ang community. Lalo na kung hari na Muslim. Tama? Maging Muslim ka. Now, tanong. Ang mga taga-Mactan ba naging Muslim ba? Hindi. Kristiyano. After Lapu-Lapu. So therefore, hindi Muslim sa Lapu-Lapu. Ano siya? Parang pigan. Pigan sila. Kasi nandun sa Chronicle ni Pigapita, dalawa yung libro ni Pigapita. Doon sa libro ni Pigapita, nung mag-piging o meron silang parang short of kainan, no? Ang hinahanda ni Humabon, baboy. Ang Muslim ayaw na baboy. Correct. No? I'm piging. Tawag niyang piging. Piging. Kumain siya, no? Kumain nila mula ko. Thank you. Si Humabon, sumabon, kasi sila pula po, hindi nila malapitan eh. Ang hindi sinasabi ko lang, si Humabon muna. Kasi pag tinina mo, parang Muslim ang ayos nila, di ba? Pero yung ano ni ano dito, Tausog yun eh. Parang ano? Yun yung symbol ng Tausog. Hindi, sila noon, mga Pilipino na laging ganyan, lahat. No? Kasi noon, kasi na mayroon akong librong, ano eh, yung Boxer Code, yung Codex. No? Na lahat ng mga costume yung damit natin, ando naka-record. Binili ko 'yon kasi dahil sa research ko.
Kasi nga, gagawa ako ng painting na ni Death of Magellan. Ano? Painting na? Death of Magellan. Gagawa ka pa lang o nagawa na? Gagawin ko pa lang. Kaya nag-order ko yun. Nag-order ako ng breastplate galing sa Toledo, Spain. At saka helmet. How did Magellan die? Una, tinamahan siya ng parang ito. Tapos tinaga na siya nung tinatulog-tulog siya. Actually, sabi ni Pika-Pita, hindi yung leader yung tinatawag ng Pulapo. Hindi yun nakapatay, ba't yung mga tao? No? Di ba doon nagsimula yung inakatago yung mga Pilipino sa buhangin? Ah, wala. Hindi nakalagay yung sa, ano, sa istorya. Kaya nadaig yung mga Kastila, yung no. Na-surprise yung ano nila. No. Hindi ba yun? Hindi. Ang nakapatay kay Magellan, yung pride niya, yung ego niya. Bakit kanyo? 42 lang sila. Ang kalaban nila, siyang barangay. Almost 1,000. Isang barangay. Yes. Kasi pinagmamalaki na may baril sila. Sa kanyon. May kanyon sila. Eh matuutak sila pula po. Ang ginawa, low tide. Pag low tide, yung barko malayo. Yung kanon sila, hindi makarating yung bala. Hindi sa Pampang, hindi sa shoreline. Low tide. Low tide. Pag low tide, lumaluit. Ano ka doon? Lumaluit na po. Yung kanon, yung bala ng kanon, hindi makarating, hindi aabot. Tapos na-stand sila, tapos tinapat pa na doon sila sa shore. Kasi puro bakal sila, lumalaki ang tubig, mabigat yun. Mas, kasi si Magellan, puro ego, puro yabang. Ay, Western. Kasi dahil sa, number one sila sa Europe, ang Spain during the time, kala na, mautak na sila. Ang tingin nila sa mga Pilipino noong panahon na yan. Bano? Walang, ano, hindi marunong lumabas. Ano nationality ni Magellan? Portugese niya, pero nag-servisyo sa Spain. Sponsor sila ng sponsor siya ng Spanish. Pero ang ganda niya, ang Jet of Magellan. No, nakalagay pa doon. Number one, meron pa doon na nakalagay doon, meron siyang slave. Meron siyang slave na nakuha. Ah, Pilipino. Nabili niya sa Molucas. Sa Molucas Island. Na Pilipino. Now, ayon sa libro, ayon ito ha, libro ni ano, na nasa akin yung libro si Carlos Quirino. Carlos Quirino, yung ating historian, nakalagay doon, sino si Enrique? Si Enrique, siya ang nagiging slave ni Magellan na nabili niya sa Molucas Island. Paano napunta sa Molucas Island? Nag-fishing si Enrique na dinaanan siya ng mga pirates at tawag nito, yung kinidnap siya kasi para force libre. Saan siya nahuli ng mga pirata? Alam ba kung ano nakalagay doon? Sa karagatan ng Karkar. Oh yes, nasa libro ka yan. Karkar si Cebu. Karkar na Benzo talaga. Dito you know, Rita, yes. Why is researching? Because he's doing a painting. Ewan ko kung nandito. He's doing a painting, so he knows so much. He's doing a painting of the death of Magellan. No, nag-research siya. Okay, so pero ano siya alam? Iyon ang kay version ni Carlos Quirino. Masyadong ano? Well, anyway, yung tayo, opinion lang natin yan. But siya ay nirespeto na national artist na historian. Kung ano mang klase ng pagka-historian siya, wala tayong proof na bano siya ng pagka-historian. Okay? Pero, sinulat niya, siyempre, may research yan. May research yan. At itong sulat ni Enrique, ni Carlos Quirino, meron pa ako isang na-research na European historian magkatugma na si Enrique, yung slave Filipino. Hindi mali. No? Hindi mali. Hindi siya mali. Now, ito nga ang tanong. Nung nagbili siya ni Magellan, binili siya ni Magellan, ang tingin ni Magellan, something very unusual ang katauhan. Saan kayong bansa o saan island galing ito, di ba? Dahil babiyahe ulit siya. So dinala siya ni Magellan from Molucas, dumaan sila sa Cape of Good Hope, sa may Africa. South Africa. South Africa yan. Hanggang nakarating na Spain, sa Seville. Okay? Okay, shortcut na natin. From Seville, balik sila para Spice Island, okay, dito na sa Pacific. Kaya nakarating sa
Limasawa. Limasawa na, kaya the first bus, Limasawa, bago Cebu. Isang katulad na ikot ni Magellan from Molucas, kasama si Enrique, no? Ang lapit-lapit ng Molucas. Oo, naikot ang mundo, di ba? Pero pag binasa mong history, the first man to circumnavigate the world, si Sebastian Del Cano. Sebastian Del Cano. Hindi si Columbus. Hindi, iba yung si Columbus. Columbus, ano yan, Amerika lang yun. Si Sebastian Del Cano. Si Sebastian Del Cano, mas huli yun, mas una si Enrique. So in other words, that ang nakalagay doon sa, ano, alam mo ba, nakalagay doon sa libro ng puti? Na convinced siya na ang first man na circumnavigated the world is Enrique na Pilipino. So hindi si Magellan? Hindi, si Magellan hindi na nakabalik eh, patay eh. Hindi na nakauwi. So in other words, hindi si Magellan nag-discover ang Pilipinas? No, nag-discover. Pero circumnavigated. Okay. Simantala si Enrique from Cebu, dinalas Molucas. Molucas dinalas sa Cape of Good Hope, papuntang Cebu, Spain. Tapos pabalik, nakauwi ulit sa Cebu. Wala na si Magellan. Then, nandun pa si Magellan. Pero si Magellan, hindi na nakabalik eh. Hindi na nakaikot. Okay. Diyan namatay na siya. Oh, hindi na nakabalik. Oo. Pero si ano? Si Enrique, nakabalik. Buhay. So, sabi ni Quirino, the first man to circumnavigate the world is Filipino. Filipino, si Buano, taga-Karkar pa. Kababayan ko ang putang nanay. Ba't mo na minura? Ay, Kasi ano kayo, the death of Magellan. Eh, Magellan kasi namin figure. Ah, death of Magellan. Portion lang yung portion. Kailan ba talinan doon silang lahat? Hindi. Wala silang kinalaman sa Battle of Bactan eh. Alam mo, narinig ko rin kay Kiglat tahimik yan, yung first Pilipino. Yung sinabi niyang, yan ang hindi si Magellan. Si Kiglat tahimik sa Baguio ha? Kasi nag-order ako ng libro ni Pigapita eh. Mayroon pa isang libro na na-order ko. Ito, dito, itong unang page, yung Espanyol, tapos dito English. In-interpret sa English. English version. Oo. Kaya hindi ko makapusa si... si Gundaiba. Yung aking project eh. Kulang ako sa kwan eh. Research. Kulang ako sa mga material. Nag-research ka pa kaya yung Mr. Galicano. Hindi ko masyado. Kasi gagawin ko yung malaking canvas ko eh. Ala espularyon? Yeah, parang espular, parang hinihila siya ng Si Magellan, parang hinihila siya ng mga Pinoy, ng mga warriors. Patay na. Kaya composition, patay na. But Mr. Galicano, how do you know how he looks like? Kahit sa mga Google? Well, it doesn't matter. Pero wala ba tayong mga references na talagang si Magellan na mukha? Meron. So kailangan kamukha niya yung reference mo? Hindi, nakatalik. Kasi si Gaspi pala yun, di pala si Magellan. Kasi kailangan kamukha. Yung pinahiting niya yun. Okay, tama yun. Ika-kasi ano? Para hindi na makano yung mukha. Si Boto. Pero nandyan na sa akin yung breastplate, yung bakal. Tama. Tsaka helmet. Ano, replica na lang yun? Ha? Replica. No, yes. Galing sa Toledo, Spain. Ang Toledo, Spain, malabas mo mukha long, maganda. Eh, di naman alam ang tsura na eh. Pero sa the 16th century, nobody had any cameras. Do we have a picture of him? Wala. No, that's immaterial eh. Immaterial kung mukha. Questionable pa yun eh. Ang gusto kong hero dito, Pilipino. Hindi si Magellan. Kaya nakatalikod na siya, pero naka-uniforme siya lang, di ba? May helmet, suggestive nilang yan.
Pero si Magellan, sabi ka ni Richard, di ba nagpunta ba si Richard? Nag-post na supported niya. Noong nakikwento ko, sabi niya, Manong-Murong, pwede ba ako mag... Lapu-lapu, mag-order sa Pulapo. Sabi ko, ganda lalaki naman yung Pulapo. Sabi naman eh. Pero moreno siya, pwede. Moreno siya eh. Hindi, dapat square mukha eh, di ba? Yeah, pero sa mukha, sa ano naman, pwede nang baguhin yung mukha eh. Na mukhang native. I-idealize mo na lang. Mukhang native. So, then meron na akong ano, meron na akong mga wig. Yung wig na ano, yung mahaba mo. Galing kay ano, galing kay Diana, mga wig. Gotta go? Yeah. Oh, happy trip, ha? Hey, happy trip. Ha? Pinahirap sa akin, Diana. Oh my God, anim. Okay. Di ba, mahaba silang buhok nila pala po nun, di ba? Ano, kulot o straight? Merong kulot na straight. Yan, isa pa yung pamimili. Eh, yung ano niya? Kanino ko masasakot? Sa model. Sa model. Enjoy, enjoy. Eh, yung model wala pang ano. Although si Richard, sabi niya, pwede ba manumula ako na mag-model kaila pula po? Congratulations. Kasi maganda ang katawan niya. May tayo, di ba? Dapat may tato? Dapat may tato? Lalagyan niya. Lalagyan ng ano kasi mga Cebuano, pintados. Oo, pintados. May tato, may tato yun. Oo. Saka yung symbol ng tato. May diba? Tato yan. Hindi, so, nandun sa ano ko. Baksa codex ko ano. Ano yun yung ano? Mr. Galicano, ano ba talang origin ng Pilipino? Saan tayo nanggaling? Malay. Malay! Malay! Pa-Malaysia? Oo, Malay. Pa-Malaysia? Gumapang kayo, gumapang yung mga Malay dito. Hindi, nag-swimming. So tayo talaga Malay race? Malay race tayo. Malay race, oh. Yung puro, ha? Uy, alas 8, inaantay kayo. Uy. So, nanggaling sa Malaysia? Nanggaling sa Malaysia tayo? Oo. Nanggaling tayo sa Malaysia? Hindi, ninuno natin. Mga ninuno natin, hindi tayo. Mga mistisyo na tayo, eh. Wala na ng puro. Gumamit